Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayo sa The Mga Has Interviews. Ay, ang ating pong pag-uusapan ngayon, may buhay pa ba? May lakas pa ba ang political opposition? At ang last woman standing, ang ating pong panel guest, si Senator Risa Ontiveros. Abay, hindi nyo na maitatanong. Kulasa, St. Scholastica's College at Ateneo de Manila University nang galing si Senator Risa. Nagi din pong aktivista ng student days, nagi din pong peace advocate. At of course, batikan siya sa kanyang paninindigan para sa karapatan ng mga kababaihan. Magandang araw, Senator Risa. Magandang araw din po, Ms. Malu, at sa lahat po na ating mga tagapanood. Okay. So si Senator Risa ay, I think, bukod tanging isang kinatawa ng CSO community na nakalusot sa Senado. Senator Risa, ang problema ay nag-iisa ka daw ngayon. Kumusta na ang political opposition? Well, Ms. Malu, ngayong mga araw mismo, busy kami ni Sen. Coco sa pagbubuo ng minorya sa Senado. Yun po yung unang inaatupag namin kasi kailangan mayroong mag-check and balance, kailangan may mag-fiscalize mula sa loob ng Senado. At dahil nga opposition ako, nag-iisa sa ngayon sa Senado, sabi nila, pero magdagdag po tayo ng mga opposition senators sa 2025. Pero between now and then, umaasa po ako na makatutulong ako mula sa minorya para palakihin at palakasin ang oposisyon sa labas ng Senado. At hindi lang yung oposisyon ha, pero yung mas malawak na hanay na mas nagkakaisang mga mamamayan natin, mga kababayan natin. Hindi lang kaming mga partido, hindi lang yung mga kilusan, pero ang mga mas maraming mamamayan talaga, lalo na po yung bumabaka araw-araw sa mga isyu natin ng kalusugan, kabuhayan, at iba pa. So buhay na buhay po ang oposisyon, ika nga alive and kicking, at magigipong mas kapakipakinabang pa sa mga susunod na taon. Okay. Senator Risa, meron po ba kayong bilang ng mga nanalo, nakapartido o kaalyado ninyo sa House of Representatives at local government units para may big picture tayo? Ay, magandang tanong po lagi yan sa ating big picture. Alam nyo, Ms. Malu, palagay ko mas marami kesa sa makikita natin kaagad in terms of yung partido ng kanilang certificate of candidacy. Mas marami makikita natin kung hindi man opposition, pero yung mga progresibo o reformist na mga local government officials sa buong bansa natin. At importanteng matukoy natin yon, magkakilala kaming lahat para pwedeng makipagtulungan sa isa't isa sa mga susunod na taon, simula ngayon hanggang 2025 hanggang pa 2028, na maghain ng mga solusyon kasama ng dadaming nagkakaisang mamamayan natin sa mga susunod na taon nga. At sa House of Representatives, well, for one, alam ko yung Liberal Party ay merong, hindi ko pa, kailangan kong tanungin sa kanila yung exact number, mga isang dosena bang mga kinatawa nila. At yun na nga, hanapin din natin sa ibang mga partido na nasa House yung mga reformist din o mga progresibong mga kinatawa na pwedeng magtulong-tulong kaming lahat magsulong ng legislative agenda sa mga susunod na taon. Lalo na sana yung mga piraso ng healthy buhay at hanap buhay agenda ko. Senator Risa, yung pong Angat Buhay Foundation, nilunsad ni Vice President Lenny Robredo at parang marami yatang CSOs at volunteers pa rin. Ano ho talaga yung picture? Kasi kayo daw ang leader ng political opposition, pero may Angat Buhay Foundation na parang tipong parallel government po ba yung lalabas? I wish hindi lang parallel government, ano. Pinangarap na maging government si VP Lenny. But anyway, pagbati talaga, pagpupugay
kay dating VP Lenny sa Matagumpay at matagal, over 48 hours na paglunsad ng kanilang angat Pilipinas Inc. or mas kilala natin at mahal nating sabihing Angat Buhay. Yan talaga ay isang isosustain, masusustain na enerhiya nung pambihirang, no, unprecedented na people's campaign ng Pink Movement noong kampanya. At ito ay perfect, swak na swak, dun sa pinaka kalakasan sa lahat ng mga lakas ni dating VP Lenny, yung advokasya, no, yung pagtutok talaga sa mga usapin ng kahirapan, underdevelopment, lalo na sa ating mga komunidad, sa ating mga lokal. Kaya sobrang confident ako na tulad nung unang anim na taon niya habang siya ay VP, patuloy na magbubungang konkreto itong Angat Buhay kasabay ng mga partner communities nito on the ground. At yung ibang mga efforts natin sa oposisyon at lapas sa oposisyon sa mas maraming nagkakaisang mamamayan ay magko-complement dyan. Yun na nga pong patuloy na political organizing dapat on the ground naming mga partido at kilusan, pati yung isa pang binanggit ni dating VP Lenny nung Thanksgiving rally, yung anti-fake news efforts, no, yung truth-telling laban sa trolling, laban sa historical distortion na tinatawag ni Ambeth Ocampo. At palagay ko, Ms. Malu, mas marami pang efforts na magpapatuloy on the ground at magandang mag-vault in sa isa't isa. Senator Risa, ang problema ho, nung naganap ang eleksyon, parang nagulat yata yung inyong kampo, 31 million votes for Bongbong Marcos, 16 million for Lenny Robredo. Saan po nagkamali at nagkulang? Anyari? Well, yung isang anyari, eh, syempre, lagi tayong kumikilos at lumalaban in space and time. And ang isang pagkukulang ay labas na sa kampanya, panahon. Dahil, obviously at di umano mas matagal na nakapaghanda at naghanda, no, ang administrasyon, hindi lang buwan, hindi lang taon, baka nga dekada pa. At napaka-heroic ng effort ng Pink Movement sa pamumuno ni dating VP Lenny, pero siguro sa panahon na naibigay o na nabigyan namin ay nagkulang nga. Pero capturing the hearts and minds of 16 million ay hindi isang maliit na bagay, at kaya nga't walang patid eh nagkaroon ng paglunsad nga ng Angat Buhay at magpapatuloy at nagpapatuloy yung ibang mga efforts, bunga, no, nag-evolve mula doon sa People's Campaign. Syempre, na-capture din naman yung hearts and minds ng 31 million din, kaya cut out yung trabaho namin sa oposisyon sa mga susunod na taon na patuloy na mag-reach out, makipag-usap, magtanong, makinig, magpahayag din. At tingin ko talaga, Ms. Malu, mananatiling very relevant na mga paksa sa pag-uusap at pagkikilos, yun ang healthy buhay sa kalusugan at hanap buhay sa kabuhayan, tawid sa mga linya ng oposisyon at saka administrasyon on the ground. Palagay ko po eh, na-monitor nyo rin yung inaugural address ng President Bongbong Marcos. Ano po? At tinutukan niya yung usapin ng kalusugan, education, energy, at konting environment. Ano po yung inyong pagsusuma sa kanyang mga paksa na tinalakay? Sapat ba? Ano ang kulang? Well, syempre, dahil healthy buhay at hanap buhay nga ako, talagang inabangan ko yung kanilang sasabihin sa inaugural address tungkol sa kalusugan at sa kabuhayan, among many others. Doon sa kalusugan, sana mas natalakay nila yung universal healthcare, dahil may batas na po tayo na kailangang ipatupad, no? So yung usapin hindi lang ng ating mga NARS, yung usapin hindi lang sa pagpuri, no, doon sa efforts nung nakaraang
administrasyon, patuloy din na kailangan bantayan natin ang kabanang bayan dahil isa sa mga talamak na issue ng graft and corruption nitong nakaraang mga taon ay dun pa mismo sa larangan ng kalusugan, no, yung sa formally. At patuloy po ako, Ms. Malu, mananawagan sa bagong administrasyon ngayon na mag-step up sa ating pandemic response. Eh ngayong mga araw nga na ito, nasa 7% na ang positivity rate dito sa Metro Manila, mas mataas pa sa ilang ibang mga rehiyon, samantalang ang ceiling ng World Health Organization ay 5% lamang. At kaya kasama sa priority legislative agenda ko sa healthy buhay at hanap buhay ay ilan ding di ilan lang sa tungkol sa healthy buhay, no, yung Anti-Hospital Detention Act, yung Free Dialysis Act, yung maternity benefit for women in the informal economy act. Yung sa healthy hanap buhay o sa kabuhayan, oo, at binanggit din sa kanilang inaugural address, pero buti naman may mga punto tungkol sa agrikultura, enerhiya, yung fuel, pero kailangan pang gawing isang komprehensibong economic roadmap. Kulang pa kasi yung pagtalakay sa paano tutugunan yung taas ng presyo ng mga bilihin, taas ng presyo ng langis, yung kawalan pa rin at kakulangan ng trabaho at hanap buhay. Sa agrikultura pa lang, okay, sila yung magiging concurrent na agricultural secretary. Urgent, no, mag-deliver sa food security. Actually, wala pang administrasyon ni yung kanila sa kanilang ama ang nakapag-deliver doon. Sabi nila nakapag-deliver sa food security yung unang administrasyon nila. Pero nako, hindi ko malimutan na Ms. Malu yung photo ni Joel Abong, anak ng mga Sakada, na photo ng Mr. and Miss Special Edition noong 1984 o 85 nung bumagsak yung Negros sugar industry. Opo, at a few weeks after that, namatay din ang baby o ang batang si Joel. Kailangan talaga mag-focus urgently sa food crisis, na huwag ito maging food catastrophe, at strategically tutukan talaga yung agricultural development. Ayon kasi sa World Bank, ngayon pa lang yung global prices ng cereal, ng cooking oil, at saka ng karne, mas mataas na sa 2008-2009 price levels. Yun ay panahon ng global financial crisis. So mas masahol pa sa ngayon. Ayon sa mismong DA natin, ngayon pa lang aasahan na may shortage sa supply sa mais, sa feeds, no, ng ating mga alagang hayop, shortage sa isda pati sa baboy. So ang daming kailangan tutukan na ni presidente cum DA secretary, dagdagan yung DA budget, at siguruhin sana dapat na yung cash subsidies ng ating mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga maliliit na stakeholder sa kanayunan, pati yung mga MSMEs sa agrikultura, ay matarget, no, yung cash subsidies. Dapat kasama na rin yung pambili sa mismong pagkain ng kanilang mga pamilya, kasi hindi naman agaran ang kita sa pagtatanim. Energy, sayang hindi nabanggit yung baka na-refer to lang, yung malampaya, no? Yan ay pinaka-importanteng strategic asset natin, yung malampaya Camago gas field, yung Recto Bank pa. Yan ang sinasabing may pinakamaraming langis at saka natural gas sa buong West Philippine Sea. Yung fuel, paki-earmark na, matagal kong sinasabi, yung excise tax on fuel para i-improve yung ating public transport system at pondohan talaga yung service contracting program. Yes po. Parang tipong may pagtanggap ng mabuti at merong konting puna doon sa gabinete na naitalaga. Mm-hmm. Pero kulang pa rin ho, ano, wala pang health secretary, environment. Yes. At parang tila medyo may kakulangan pa dahil talaga daw pinipili nila ng mahusay. Ano po feedback ninyo sa kabuuan, yung mga nanombra na cabinet secretaries?
Well, gaya ng sinabi niyo, Ms. Malu, mixed bag nga so far. Maaring tulad ng anumang bagong kabinete, may mga sineselebra, halimbawa yung pagkatalaga muli ni NEDA Director General Balisakan, yung pagkatalaga ni Sec. Toots Ople. Pero nakakagulat nga na hupo sa gitna ng palabas pa lang tayo sa pandemya, wala pa ba tayong health secretary, no? Mabuti na lang nandiyan yung may nag-OIC yata kung si Yusek Villaverde. So maganda sana ng makatalaga na, no, nang gagabay talaga sa ating bansa palabas sa pandemya at patungo sa new and better normal. Ipinagdiriwang rin yung pagkatalaga sa DFA Secretary Manalo bilang isang career official na nakapaglingkod na at least 2 beses sa OIC capacity noong hindi pa na napapangalanan noon ang Kalihim. At sila, si Sec. Manalo, ay naglingkod ng maayos noon. So hopefully mag-hit the ground running ang buong kabinete at ang bawat departamento, Ms. Malu, dahil talagang atat na atat ang mga stakeholders na maka-engage nung kanilang dapat champion sa loob ng kabinete. At syempre, ay babantayan ko talaga yung dapat mag-champion sa healthy buhay, lalo na sa Department of Health, at hanap buhay, lalo na nga po sa ating or sa kanilang economic team. Andiyan na rin po ulit si Secretary Jokno, no? So, tignan po natin kung ano yung mabuting maibubunga ng government econ team, lalo na pagsimula na rin ang budget debates namin sa Senado. Saan po kayong mayroong concern sa mga appointees? Kasi sabi nila, of course, mayroong mga parang bagong pasok sa gobyerno, may babalik gobyerno, mayroong parang senior age, ano po, at retirees na parang ipinasok muli sa gobyerno, at may mga malapit na kaalyado. Kaninong mga pwesto kayo medyo may konting pangamba? Well, of course, ang sino mang presidente mag-appoint ng mas maraming kaalyado na sa tingin nila ay kasama sa ika nga best and brightest. At sila ang appointing authority. So talagang ang priority, I think, sa isip ngayon ng mga stakeholders ay maka-engage na yung kanilang mga counterpart sa kabinete. Kung may mga senior citizen, hindi po ako ages, nagsusulo nga po nitong linga para kay Lolo at Lola Act, basta sila po ay willing and able, yun po yung itetest ng mga stakeholders sa iba't ibang constituencies. Kung may mga dati nang nagsilbi at inappoint muli, sana ay dahil sila ay nagsilbi ng maayos noon, tulad nga ni Sec. Manalo. And again, itetest muli ng mga constituents dahil gusto ng lahat na makaani ng suporta, hindi lamang mula sa amin sa legislature, sa aming legislative agenda, pero mula sa executive din sa kanilang mga programa. Si Vice President Sara po at saka si President Bongbong, meron ding cabinet position. Ano po? Agrikultura at edukasyon. Kanila ding hahawakan. Yun, napag-usapan na rin natin kanina, Ms. Malu, yung agriculture portfolio. Yung sa education, actually nabanggit din ni Presidente sa kanilang inaugural address, meron silang, hindi daw nila tinatalakay yung kasaysayan. Concern ko po yun dahil gusto ko ngang maiwasto natin yung sinasabi ni Ambeth Ocampo nga na historical distortion. Pero ang pagbanggit lang ni Presidente sa mga eskwelahan ay mas daw dun sa skills at kaalaman, so kasanayan at kaalaman. May binanggit silang German example. Na-excite sana ako kasi sa Germany tinuturo nga nila ang kanilang Holocaust na kaya hindi na nila uulitin iyan. At hanggang sa ngayon, nandiyan naman sa ating Human Rights Victims Compensation Law na dapat ituturo ng lahat ng antas ng education system ang tungkol sa martial law at saka human rights victims. Pero tutok lang sa knowledge and skills ang pagbanggit ni Presidente sa kanilang inaugural address. So si VP na concurrently Secretary sa Edukasyon,
Isa po siya sa pinakagustong ma-engage na rin, palagay ko, ng mga education reform advocates. Dahil punong-puno na ang plato sa edukasyon mula pre-pandemic, no, yung ating oversight sa pagpapatupad ng K-12 law, yung iba pang mga issues mula noon sa teacher training, sa pagwawasto nga ng mga textbooks, pagkompleto ng education infrastructure, issues din ng ating mga guro sa kanilang salary grade, promotion process, pati budget para sa COVID response sa mga eskwelahan. At kapapasa lang namin sa Senado noong 18th Congress ng panukala tungkol sa Education Commission 2 o EDCOM 2. So ang daming, palagay ko, gustong pag-usapan ng mga stakeholders kay VP Sec, Education Sec, para nga makahabol tayo, no, sa global ranking, sa language, math, and science, at makapag-provide tayo ng new and better normal sa edukasyon sa ating mga anak. Yun pong dalawang panukala sa edukasyon, yun pong pagbabalik ng English bilang medium instruction para daw tayo'y makarecover ng ating global advantage, ano, sa pagsasalita ng English. At yung pong mandatory training, military, ROTC yata, ideya nun para sa mga estudyante. Ano po tingin niyo po sa dalawang panukalang yon? Tingin ko yung mandatory military training ay magaling nang nasagot ni dating Defense Secretary Lorenzana na bukod sa magiging magastos, hindi ito kakailanganin. At ako ay patuloy na naninindigan na maraming paraan na gustong at kayang magsilbi ang ating mga kabataan at estudyante sa ating iniibig na inang bayan. Para sa ilan, yun nga ay military service. At nagpupugay ako sa kanila, follow your bliss. Pero sa iba, iba ang kanilang pamamaraan sa gobyerno, sa private sector, sa civil society. Huwag nating pilitin sa iisang molde lang ang maraming magagandang forma ng paglingkod kay inang bayan na meron ang ating mga estudyante. At doon naman sa pagbabalik sa Ingles bilang language of instruction, naku po, second step na, kabilang na lang po yun sa maraming second step dahil ubod ng may karunungan pa rin yung mother language education. Dahil napatunayan po yan dito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. In fact, kung unang matuto sa mother language ang isang bata, mas magaling siyang natututo sa mga dayuhang lengguwahe, pati sa isang international language tulad ng Ingles. Okay. Nabanggit nyo kanina yung parang tila mahabang panahon ang ginugol ng BBM camp, ano po, sa pangangampanya, at ang social media platform ang kanilang naging pangunahing latagan ng kanilang mga impormasyon. Pero may panukala po na i-accredit ang mga social media bloggers at vloggers. Hati ang opinion ng media community at ng mga mamamayan dito. Kayo po, anong silip ninyo? Dapat bang bigyan ng accreditation ang ating mga social media bloggers at vloggers? Hindi hati ang pagtingin ko dyan, Ms. Malu, buong-buo, na dapat lagi nating bantayan, proteksyonan ang social media bilang bahagi ng ating democratic space. Kaya never ako tumatawid sa mga panukalang i-censor iyan. Pero yung vlogger, palagay ko, ay may sapat na espasyo at kaluwagan sa social media para makapagpahayag nga bilang mamamayan at bilang netizen din. Ang higit na nangangailangan ng proteksyon at respeto ay yung fourth estate, no? Kayong mga journalist pareho sa traditional na media at sa social media din, no? Para hindi na magpatuloy at maulit yung pagtugis sa noon sa ABS-CBN hanggang ngayon sa Rappler, yung pagtugis sa mga journalists sa traditional at social media na naghahain, nagpapahayag ng mga kritikal na perspektiba at patuloy na nagko-cover sa balita
sa ating bansa. Tingin ko ilagay natin sa tamang prioridad ang pag-accredit at ang pagrespeto sa mga accreditation, sa mga franchise, sa mga iba't ibang expression ng freedom of the press. Okay. Pero Senator Risa, ang argument ng parang accreditation, parang lahat naman eh dapat may freedom of expression o freedom of speech. Yung puntahan natin yung freedom of the press, ano po, na may accountability. Pero marami na rin nagko-crossover. Reporter, tapos blogger din. O kaya ay reporter o columnist, pero blogger din. Ngayon, ang sabi po nila, baka meron ding konting pagtanggap dapat ng pagsusuri ang media na baka medyo may pagkukulang. Mm-hmm. Well, kasi media and social media, the good, the bad, and the not so good quality. Totoo. Writing. Totoo. Eh, kaya nga't sa mahabang panahon, meron kayong letters to the editor sa mga pahayagan. Kaya nga't merong ombudsman o feedbackan sa mga TV at mga radyo. Yan po ay mga instrumento na kailangan pa nating pagalingin siguro sa mga social media na legitimate news outfits. And tingin ko, lalo na sa panahon ngayon ng fake news, trolling, historical distortion, kailangan din mag-step up yung self-regulation ng lalo na ng mga social media platforms. At yung mga corporate entities dito sa media platforms na ito, ang Facebook, ang Twitter, ang YouTube, no? At marami pang iba. Dahil kailangan na hindi lang sa i-monitor nila na ginagamit ayon sa agreed upon protocols o principles yung kanilang platform. Pero kapag nakikita nila na ginagamit ito sa mali, kailangan mag-step in sila. Ipagpatuloy paramihin nila yung pag-deny ng kanilang platform sa misuse at abuse ng social media space na iyon. I-preserve nila yung ebidensya para sa ating mga law enforcers para makapag-case build up, lalo laban sa ganitong mga mapang-abusong entities, individual man o lalo na kung mga grupo at lalo na kung state-sponsored. Senator Risa, gusto kong i-appreciate yung diskurso na maraming layer ng opinion at kaisipan. Unang level, parang hindi naman lahat yata ng mababansagan nating trolling pro-BBM. May toxicity, ano po, yung diskurso ngayon sa social media. Sabi nila, actually, yung mga dilawan, nagsimula din namang mag-troll. At mukhang ang problema ay yung mga paid trolls. Parang lahat tayo may trolling tendency daw. Dahil gusto natin i-epal, gusto natin magpahayag, gusto natin magturo. So parang ang problema ko yata is hindi matitigil ang diskurso kung kakamping versus kakambing lang ang usapan. Paano po hahatakin yung gitna? Parang hindi naman kakamping, hindi naman kakambing, pero gusto lang magpahayag. Ewan ko kung ang, alam ko, human rights advocate kayo. Pero okay, maraming layer, ano po, yung usapin. Hindi naman simpleng parang magkabilang panig. May panggit. Mm-hmm. Ano po silip niyo? Maraming layer nga, Ms. Malu. At lahat ng layer nun, hanggang sa fundamental layer, ay tatagusan nung prinsipyo yung requirement na una, ibalik natin ang civility sa social media. Kasabay nun, mas fundamental pa, ibalik natin yung pagrespeto sa totoo. No? Ibalik natin yung respeto sa balita, yung balitang ibinabalita ninyo sa media. Ibalik natin ang respeto sa facts. At kung facts din ang pag-uusapan, oo nga, may tendency posible lahat na quote-unquote mag-troll. Kaya nga't sinasabi ko, ibalik natin ang pagrespeto sa isa't isa consistently sa social media. Matuto tayong mag-debate kapag hindi tayo nagkakasundo, pero yung may respeto sa isa't isa, hindi yung parang gusto nating sirain ang isa't isa o gusto nating halos patayin ang isa't isa. Pero in terms of facts din, established po, kahit internationally alam at dito alam na rin na yung ilan sa pangunahing mga trolling machinery ay sinimulan talaga ng mga
organisadong grupo na malapit noon sa administrasyon o malapit ngayon sa administrasyon, nagsanib pa nga yung ilan sa kanila sa isa't isa. May ilang taon na ginamit ang infrastruktura ng gobyerno at mukhang ginamit din ang pondo sa pamamagitan ng gobyerno, yung buwis galing sa mamamayan. So malaking trabahong kailangan nating gawin para bawiin ang social media bilang yung original na safe space siya, original na happy place siya. At may pagwawasto na kailangan din gawin ang gobyerno tungkol dito para ang lahat ng netizens, anuman ang ating opinion, anuman sino man ang ating mga binoto nung eleksyon, ay makabalik ng mas malinaw ulit at hindi binabaluktot yung pag-iisip natin dahil ginagamit ang social media para sa ibang layunin. Tinignan ko po yung mga top 10 bills o yung priority ng senador. Kayo din po ay merong nakalista. Pero kung titingnan natin yon, 240 proposals yon maximum. Kung 10 bawat senador. Eh paano ho kayo magkakasundo? At saka paano ninyo ilulusot yung inyong priority bills? Eh iisa, dadalawang piraso kayo ni Senator Kiko ko. Well, dalawa man lamang kami ni Sen. Coco sa minority sa ngayon. Eh, nung nakaraang kongreso nga, apat din lang kami. Yung isa ay nasa preso pa hanggang sa ngayon, si Sen. Leila. Tatlo lang kami doon on any given day. Marami po kaming naipasang batas. Ako po, mga dalawang dosenang batas din. Yan po ay dahil may magandang katangian, mga katangian ng Senado. Una, independyenteng institusyon sa maraming pagkakataon. At pangalawa, may ugali po kaming mga senador na kaya naming makipagtrabaho sa halos kahit sino sa mga kasama namin. Basta't nagkakapareho ng advokasya sa bill na yan or resolution na yan o budget intervention na iyan. At aasahan ko yung ganyan pa ring katangian ng institusyon at ugali naming mga senador sa itong 19th Congress Senate na ito, kahit manatili pa kaming dalawa lamang sa minorya. Sa napansin ko po, yung listahan ng mga pet bills ng mga senador natin, masyadong marami tungkol sa social welfare benefits, kababaihan, mahihirap. Merong konti sa agrikultura, merong konti sa enerhiya, environment. Pero parang tila kapos pagdating doon sa mga panukalang batas para tutukan ng corruption, governance, at freedom of information. Parang tila wala ho yatang nagsumite sa mga senador nung ganung mga panukala. May isasama po yung Freedom of Information Bill ulit. Ire-refile ko, Ms. Malu, sa mga susunod na araw na ito. Yung anti-corruption ay ang isang importanteng larangan na ipagpapatuloy yan ay sa Blue Ribbon Committee. So hindi maaring hindi mga ilangan ng panukalang batas yun, pero mga resolusyon. Kaya nga't napag-usapan nung nakaraang linggo kung magkakaroon ng new matter kaugnay ng formally investigation ay kung posibleng mabuksan yan muli, makumpleto ulit sa mas lalong madaling panahon para harinawa ma-adopt ng buong Senado ang committee report na iyan. So, at patuloy po talaga ako at kami sa minorya, Ms. Malu, magbabantay tungkol para sa freedom of information, para sa good governance at laban sa korupsyon. Dahil marami rin sa mga panukalang batas ko sa healthy buhay at hanap buhay ay nangangailangan ng pondo para sa higit na nangangailangan, no? Yung ating mga senior citizens na lolo at lola, yung ating mga bantay dagat na mangingisda, o yung ating mga manggagawa, no, na lumalaban para sa security of tenure, yung ating mga kabaro, mga kababaihan sa informal sector na nangangailangan ng yung maternity benefit. So patuloy, yan ay magiging importanteng parte ng pag-check and balance, pag-fiscalize ko at ng minorya sa loob ng Senado, lalo na sa pamamagitan ng mga resolusyon na maaari naming ihain sa Blue Ribbon Committee. Ang napansin ho ng ilan, nitong mga panahon ng Duterte administration,
naging maramot lahat halos ang Senado kasama na sa paglalabas ng kanilang SALEN. Ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nabanggit nyo, may batas na rito. Ano po? Yung RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards. Pero sa panahon ho bang ito, ang Senado, napansin lang namin na dati nagbibigay ng aktual na SALEN nung panahon ni Pangulong Duterte, eh naging na lang summary SALEN. Ano na rin po sa House of Representatives para magbubunot ka ng ipin para makakuha ng SALEN. Ang Pangulo ay hindi nagbibigay ng SALEN mula 2018. Parang ano ho yung plano nyo rito? Kasi kasama yata sa pagbubukas, lalo na po't may bagahe ng mga usapin tungkol sa unexplained wealth o ill-gotten wealth ang Pangulong Bongbong Marcos. Paano ho naman natin malulutas tong issue ng SALEN? Dapat bang ilabas? Dapat ba ang Senado ay maging magandang halimbawa muli? Kami po ay naging magandang halimbawa, Ms. Malu, at patuloy din akong mananawagan na respetuhin at isabuhay namin, sundin yung utos na maging transparent and accountable. At ang SALEN nga ay isang pangunahing instrumento para gawin ito. Yung akin ay available anytime, pati online mula sa Senado. Taon-taon patuloy din akong maghahain yan. Meron din po kasing recent opinion sa Ombudsman na ipinapanawagan po namin kung makapagbalik tanaw tungkol dyan. Dahil yun na nga po, kung ang dating presidente, 4 na taon na pa lang o 3, hindi nakapagsumite ng SALEN, eh hindi po yun yung best example na pwedeng iset para sa lahat namin pang nagtatrabaho sa gobyerno down the line. Ang mga bagong opisyal ho, eh dapat ay magsumite ng entry into office SALEN. Tinanong namin yung mga cabinet members na in-interview namin recently, parang hindi pa yata nagsusumite. Sabihin natin dahil silang naisumpa, ano, nasumpa, nanumpa. Pero parang ang problema ho yata is, unless merong magandang halimbawa from the top, unless yung ombudsman, Ombudsman Martires ay maglilinaw, na hindi masyadong maraming mga requirements, kailangan pati yung filer magbigay ng consent. Closed door ho yata ang usapin ng SALEN. At mukhang lalong nagiging opaque o sarado ang gobyerno pag-usapin ng yaman ng ating mga public officials. Buksan pa natin ng mas maluwag o ganap ang pintong yan, Ms. Malu. Yung pagiging opaque nga, yung opacity nga ay kontra sa sinasabi nating transparency and accountability. Kaya umaasa po ako, patuloy kong gagawin at umaasa na isa Senado ay pwedeng maging mabuting halimbawa rin patuloy, no, sa pagiging transparent sa aming SALEN. Totoong may unfinished business pa nga ng blunder nung nakaraang chada, itong nakalimutan. Kaya at mananatili importante ang papel, halimbawa ng Blue Ribbon laban sa graft and corruption ng PCGG, laban sa unfinished business ng plunder. At sa lahat ng ito ay kailangan yung ating mga public documents. Madalas din nga nakakatulong sa amin sa Senado, hindi lang sa mga investigasyon ng Blue Ribbon, pati po yung aming mga budget debates, pati nga po sa pag-confirm ng mga appointees sa Commission on Appointments. Mas maluwag kesa sa mas mahigpit sa format na demokrasya ang kailangan natin para makatutok kami ng mas epektibo sa mga issue na talagang pinagdudusahan ng ating mga mahihirap. Sa usapin po ng human rights, ano po, at saka itong war on drugs, merong panukala na parang ibalik natin ang Pilipinas sa International Criminal Court at suportahan yung inquiry na magaganap laban sa naganap ng mga patayan, extrajudicial killings. Ano po yung silip ninyo? May pag-asa ba ito sa Senado kung sakaling mag-refile ng membership mulit sa ICC ang Pilipinas? Habang may buhay, may pag-asa ito sa Malu. Kaya nakikiis ako ng lubos, dapat sa Senator Leila, na dapat bumalik ang ating bansa sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Sa backdrop nga nung pagnabagsakarapat ng pantao, nung
mga dekada at yung mga extrajudicial killings nung nakaraang mga taon, yung mas maraming pagmembro natin sa mga komunidad ng karapatang tao, yung tinatawag na community of shared values, mas mabuti. Saka yun kasi ay naglilikha ng isang mas conducive na environment na kung mas nire-respeto natin ang mga civil and political rights, mas magkakaroon ng atmosphere, environment, disposisyon ng mga mamamayan, lalo na yung ating mga leader, na isulong din ang mga karapatan sa ekonomiya, ang karapatan sa lipunan. Kasama na nga yung healthy buhay at hanap buhay. Diba? Kung nire-respeto natin ang karapatan ng mabuhay, lalo na mas tututukan natin yung karapatan nila sa palayain ng sarili nila sa kahirapan, palayain ng sarili nila sa kawalan ng kaunlaran dito sa mga syudad, no, yung ating informal settlers, hanggang sa kanayunan, yung ating mga magsasaka, mangingisda, kababaihang nayon, mga kabaro natin at yung mga katutubong Filipino. Alright. Yung pong inyong panukala na Soji Bill, sa tingin nyo ba ay may pag-asa ngayon na mailusot na? Well, muli, habang may buhay, may pag-asa. Ang LGBTQIA+ community nga, isang henerasyon nang inilalaban yan kasi 20 dekada na, 20 taon. So, pakiramdam ko lang, posible talaga na itong 19th Congress ang panahon na sa wakas maisabatas na po ito. Alright. Yun pong usapin naman ng gender-based violence. Ano po? Parang tila meron tayong mga response units sa pulisya, sa mga ahensya ng gobyerno, pero parang tapos at hindi daw maagap na natutulungan yung mga kababaihan na biktima ng gender-based violence o domestic abuse. At pangunahin pa rin ho na sa usapin nila yung issue ng parang paano natin gagamitin ng mas mahusay yung gender and development budget na mukhang naaabuso sa mga ahensya ng gobyerno kung saan sa puntang activities, mag-training, magluto ng nung kakanin o kaya gumawa ng longganisa o kaya hair and beauty activities, parang ganun. Ano yung pwede? May pondo naman, pero kulang yata ang aksyon. Laging pwedeng mag-improve yung tamang paggamit natin ng gender and development budget. Yung pag-aaral natin na magluto or maghain or makapag-deliver ng beauty services, pwede namang kasama po yun na pag-isanay para sa intergender. Pero kailangan talagang ilagay siya sa isang komprehensibong programa, no, na hindi limitado sa aspeto lang, pero palawakin, lalo na ngayon, paano aahon ng kababaihan sa pandemya, no? Kaya may panukala din ako na gender responsive pandemic protocols. Paano susuportahan ang ating mga kabaro umahon nga sa kawalan ng kabuhayan? Dahil ang mga kabaro na mismo ang unang na-fire at huling na-rehire pag ganitong panahon ng at sa gender-based violence, nagpupugay ako at nagpapasalamat doon sa mga PNP Women and Children Desks, doon sa mga Barangay Women and Children Desks, na nitong nakaraang mga taon, kahit kasagsagan ng pandemya, sila mismo hirap na hirap, ay nakapag-responde sa mga tawag para sa saklolo ng ating mga kabaro at ating mga bata. Pero totoo, marami pa tayong mga ganyang women and children desks na kailangan pang i-capacitate, no? Mismong ang mga personnel nito ay ma-train para ma-sensitize, para mas maagap nilang marespondehan at mas maagap din nilang makikilan ang pag-perpetrate ng ganitong klaseng gender-based violence in the first place. At sa iba pang mga
lugar, lalo na dahil sa safe spaces o bawal bastos law, may iba pang mga institusyon na responsableng magkaroon ng mga first responders sa gender-based violence. Bukod sa PNP, yung MMDA dito sa National Capital Region na maging anti-sexual harassment enforcers din o ASHEs, pwedeng mag-issue din ng ticket tulad ng PNP kung may babae o LGBT person na magreklamo tungkol sa harassment. Yung mismong mga workplace natin ay mandated na rin magkaroon ng isang komite kung saan pwedeng magreklamo ang sino mang empleyado at siya ay respondehan. Pati nga po yung mga public places natin, mall, mga transport terminal at iba pa, ay dapat may kumbaga complaint desk na pwedeng sumangguni ang sino mang victim survivor. Senator Risa, yun pong usapin ang red tagging. At saka alam ko ho na nalaho kayo some time ago sa pagiging panel member sa Peace Talks sa National Democratic Front. Ano ho ang silip ninyo doon? Pwede bang ibalik pa ang pag-uusap, pangkapayapaan, o dapat bang ibalik? At ano yung issue sa red tagging na sa tingin ninyo eh dapat ng aksyonan? Yung red tagging, Ms. Malu, ay isang pinakamasahol na krimen ni numang mamamayan laban sa sino pang kababayan. Kaya't mas masahol pa ito kapag ang Estado ang gumagawa nito. Dahil ang Estado nga ang, anong tawag dito, siya ang primary duty bearer sa pagprotekta at pagdepensa ng lahat ng karapatang pantao at kalayaang sibil ng bawat mamamayan. Kaya kapag ang Estado pa mismo ang nagre-red tag, mas masahol pa po ito. At bilang lifelong peace advocate, nagsimula po akong peace advocate sa Nuclear Disarmament Group sa Saints Co. Manila High School. At dahil naging miyembro nga ako ng government peace negotiating panel sa CPP, NPA, NDF. Siyempre, lagi akong umaasa na mabuksan muli at sa wakas tulad ng matagumpay na peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng MILF, na sana sa wakas magtagumpay na rin ang peace talks ng gobyerno at ng NDF. Mahirap mang asahan yon sa ngayon sa ilalim ng bagong administrasyon, pero gaya ng lagi kong sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. At dahil nga primary duty bearer, dahil superior force sa anumang peace talks at lalo na sa anumang armadong labanan na nagpapatuloy pa rin, nasa kamay ng may obligasyon ng Estado na panatilihin bukas ang channel na iyon. At sana ay sa buhay natin, Miss Malu, ay magtagumpay pa iyan. Dalawa na lang yung question. Isa yung Senado ay nagsumite ng report ng mga sabit sa corruption sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ano po? Kasama yung customs chief, ilang mayor. Pero parang judgment ba ito sa kakulangan ng aksyon na ginawa ng Duterte admin sa paglilinis ng gobyerno? Kasi yun ho yung kanyang pangunahing pangako, di ba? Corruption, crime, and drugs. Lahat daw ito, titigbasin niya. So ano ho silip ninyo sa Duterte admin? Ano ba iniwang legacy? Well, yung legacy nila, unfortunately, ay napaka-konkretong may halimbawa dyan sa committee report. Di lang ng iisang komite, kundi ng Senate Committee of the Whole sa terribleng issue ng agricultural smuggling. Napakasakit na dagok itong smuggling, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda at mga MSMEs sa agrikultura. At sigurado, kasunod ng sunod-sunod na mga iskandalo at pag-imbestiga din ng Senado, whether as a whole o ng Blue Ribbon, nung nakaraang mga taon, ibig sabihin po, hindi talaga natupad yung pangakong makapag-crackdown ni sa drugs, ni sa krimen in general, ni dito sa smuggling. So ngayon, ito ay bahagi sa punong-puno ng plato
ni Presidente bilang Agriculture Secretary din na ayusin ng executive sa suporta ng legislatura na matagal na itong ipinapanawagan, ayusin yung pagbibigay ng suporta sa mga maliliit na mangingisda, magsasaka, mangingisda, MSMEs sa kanayunan, lalo na ngayong panahon ng food crisis, no? Pati mga pamilya nilang nagpapakain sa atin ay nagugutom. Ayusin po natin ang performance ng Bureau of Customs once and for all. Seryosong laban sa smuggling. Mayroon tayo ng first border protection and control. Ayusin din natin yung ating mga pandaigdigang mga polisiya sa importasyon. Dapat last priority yan. Unahin ang pagsuporta at pagbili mula sa mga rural producers natin. At yung pag-earmark ng mas tamang, mas mataas na ang tawag nito, yung levies, no? Sa mga agricultural imports kung mayroon man para sa ating mga maliliit na agricultural producers. Senator Risa, ang bawat pangulo daw ay mag-a-appoint pagkaluklok ng mga halos 9,000 appointees. Pero recently, after nung inaugural day, eh, nagkaroon ng party para sa birthday ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang pangamba ng mga tao, baka naman yung mga technocrats masapawan ng mga kaibigan, kaalyado, kamag-anak, at mga kakosa. Ano po, na katulad nung nangyari sa Marcos 1 admin na overcome ng mga cronies at trapo. Ano ho yung silip ninyo dito? Parang doon sa party ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang nanay, eh walang ganong detalye na inilabas. At parang tila mga kaibigan at kapartido at kalapit na pamilya ang kasama sa kanyang party. Happy days are here again. Yun ho ba'y pangamba nyo? Ano yung inyong gustong bantayan? Ang dapat sanang happy days are here again ay para sa mga mahihirap nating mga kababayan na sobrang nagdurusa nitong nakaraang 2-3 taon ng pandemya at resesyon. Sobrang nagdurusa sa nakaraang mga taon at dekada ng kahirapan. Kaya dapat sana at dapat sa kanila at kanila lamang ang happy days are here again. Sa effort talaga ng gobyerno, kasama kami sa legislature, yung private sector din, at syempre ang civil society na hindi tumitigil kumilos. Yung party sa babala ni dating secretary, Minister Ting Paterno, para sa akin napaka klarong gabay sa atin, no? Nagkaroon siya ng reflection noon, nagkaroon sila na kahit ang dami nilang mga best and brightest na technocrat doon sa unang administrasyon nila, kalaunan hindi pala nila napigilan ang pandarambong, ang plunder na sobrang nagbaon sa ating ekonomiya. At higit sa ekonomiya, nagbaon sa karamihan ng ating mga mahihirap na kababayan sa napakasakit na kahirapan at underdevelopment. So magandang leksyon na dapat nating dalhin ngayon na I wish the best dun sa mga totoong best and brightest sa loob ng kabinete so far. Kailangan ng ating mga karamihan ng kababayan, lalo na yung mga mahihirap, pati na ng middle class na naghihirap na rin ng ilang mga taon. Kailangan na sila ay maging magaling, sila ay magtagumpay alang-alang sa ating bayan. At kailangan tuloy pa rin o dagdagan pa ang ating pagbantay laban sa graft and corruption. Dahil yan ang napatunayan na ng kasaysayan, gaano man kagaling ang technocracy, kung mayroong ding pangdarambong, ay ang ibubunga ay itong kahirapan na hanggang sa ngayon ay ating kaharap. So yan ay kasama sa gustong bakahin ng akin ding healthy buhay at hanap buhay na agenda. Kaya sa pirapirasong mga panukalang batas na ito, para sa kalusugan,
para sa kabuhayan, para sa iba pang mga demokratikong karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na ng mga mahihirap, pati mga demokratikong karapatan sa ekonomiya at sa lipunan. Nakalaan din po ako, Ms. Malu, at kami po sa legislature. All right. On that note, magpapasalamat po kami sa inyo, Senator. Maraming salamat din po. The lone opposition candidate na nanalo nitong 2022 elections. Maganda for now. Senator Risa, Kulata, Atenista, Akbayan Forever, and the last in the Senate. Good day po and keep safe. Ingat din po, Ms. Malu. Magandang araw.